Dito, kalahate kanin, kalahate gulay. Gulay, isda, karne. Yung tinitingnan nyo kung anong ginagawa ko. Alam nyo kasi pinaghahandaan ko na naman yung pagsubok o challenge sa akin ngayong araw. Para namang nauna yung yabang. Hindi naman yata kakayanin. Ano ba yan? Put everything in here, in the plate. Ayan. Gulay na lang. Tantana. I can put some more longganisa here. Malagay pa natin ng konti longganisa. This is bountiful. Yeah. Very easy lang mga mamshi at mga papshi. Pero alam niyo ba na ang diskarte ko, swak na swak kung darayuhin niyo ang healthy breakfast buffet ni Rex. Halagang 85 pesos lang. Sa Mandaluyong, alas 6 pa lang ng umaga, may mga nag-aabang na sa kainang ito ni Rex. Ang hinihintay at pinipilahan kasi ng kanilang mga suki, ang hinahain nilang abot-kayang healthy breakfast buffet. Kasi iniisip ko, healthy breakfast, mga ano lang talaga siya, yung hindi siya mamantikain, parang lutong bukid, handang bukid, parang ganun. Ang inihain namin sa 85, may nilagang okra, nilagang talong, meron din kaming pritong tilapia, meron din kaming pritong salinas. May insalada kaming kamatis, may sibuyas, na walang halong pa, ano-ano pa. Kasi ang mga tao ngayon, health conscious na sila ngayon eh, kaya iniisip ko, healthy breakfast. You heard it right, mga mamshi at papshi. Ang 85 pesos nyo, wantusawa na ang almusal sa kainan ni Rex. Ang kanilang Eat All You Can promo hango sa isa pang tipid gimmick na naisip ni Rex. Yung everyday promo namin na 58, sinimulan ko yan nung birthday ko. 58 years old na ako. Imbis na maghanda ako, magpa-party, ganyan. Parang regalo ko nila sa tao. Ang 58 na yan, may rice, may ulam, may gulay. Kahit minudo pa yan, kahit adobo pa yan, kahit kare-kare pa yan, may rice with gulay, 58 pa rin ang price. Si 85, April 1, nagsimula ako ng April 1 kasi lagi kong nakikita sa Facebook yung mga Eat All You Can, mga mukbang, ganun. Sabi ko, pwede kong gawin to ha. Ang naisipang gimmick ni Rex naging mabenta sa mga tao. Ang iba pa nga, dinarayo talaga ang kanilang kainan. We're from Caloocan, pero ako kasi working ako along Mandaluyong. Siya naman, Malabon. So, bumiyahe siya. Napapanood lang namin siya actually. Nakita ko po siya sa TikTok app. 6 a.m. po kami pumila dito and almost 2 hours na rin po kami. At pagsapit ng alas 8, ang mga naghihintay sa pila. Atak na! Nilagay ko siya sa patay na oras, alas 8. Hanggang alas 10, awa ng Diyos naman, bumuhos naman ang tao. Pataas ng pataas eh, kasi unang araw, 96 person lang. Pangalawang araw, 100 plus. Pangatlong araw, naging 160. Tapos nung Friday kasi, last buffet namin, nagiging 200. Matagal na raw linya ng pamilya ni Rex ang pagluluto. Kaya't mas lumalim pa raw ang interest niyang matuto pa sa kusina. Lagi kasi akong dikit sa tatay ko. Kasi ang tatay ko mahilig magluto. Lagi akong umaakyat doon sa lutuan niya. Magluluto. Inaimbita siya ng mga fiesta. Siya nagluluto, binyag, kasal, patay. Siya nagluluto. Nandun pa rin ako nakabuntot sa kanya. At kahit long namamasukan na si Rex, lagi daw siyang nalalapit sa kusina. Nagiging waiter din ako sa isang sikat na restaurant. Pag umalis yung supervisor namin, saka manager, papasok ako sa kitchen, magtanong-tanong ako dun sa kusinero kung anong luto yan, paano ba ang timpla. Nagtrabaho ako, kaibigan ko, mayroon siyang security agency. Ginawa niya akong close-in bodyguard. Nalaman niya na marunong ako magluto, pinatikim sa akin yung ulam. Sabi niya, alam mo yan paano lutuin. Yes sir, alam ko po. Sige, magluto ka, ganito gawin. O sige sir. Kasi hilig ko talaga magluto. Ang daming nag-iimbita sa akin, kahit saan lugar. Dito na raw naisip ni Rex na seryosohin ang negosyong hango sa kanyang kakayahang magluto. At noon pa man, abot-kayang presyo na talaga ang sinimula ni Rex. Sanay kasi kami sa maliliit na presyo dahil nag-umpisa kami sa construction, sa site. Nag-canteen kami doon. Mura lang yung kanin, 10 piso. Tapos ulam, 35 pesos lang. Mula construction site, humanap ng pwesto si Rex para gawing kainan. Alam ko na malapit na matapos yung kontrata namin, naghahanap talaga kami ng pwesto. Nung dumaan ako, may nakalagay na
for rent. Tinawagan ko yung may-ari. Ay, nagkasundo na kami. Nag-umpisa kami lugawan, lutong ulam. Eh, siyempre, hindi pa kami kilala noon. Mahina ang benta namin. Nakakabenta kami ng 1,002. Ganun lang ang benta namin. Kasi hanggang 5 o'clock ng hapon lang kami. Bukod sa matumalang kanilang benta, sinabayan na rin ang animoy pagsubok ng pagkakataon ang negosyo ni Rex. Yun nga, hindi namin alam na na-scam na pala kami. Kasi mabait, lagi kami inimbita na mag-dinner sa Tagaytay, yung mga ganun-ganun. Magsusupply lang tayo ng mantika, itlog sa BJMP sa buong Metro Manila. Ngayon, ang 60,000 mo, after 15 days, magiging 90,000. Sabi ko, mukhang okay yun ah. Dahil sa pinangakong kita, maging ang ipon nila na disgrasya. Napadama lang kami after 3 months, biglang naglaho. Malaki nang nailagay naman yung pera doon, umabot ng 1.2 million. Tuluyan na raw naglaho ang Diomonis scammer. Sinikap daw ni Rex na muling bumangon pero nangyari naman ang hindi inaasahan. Nagsimula kami uli, tapos ang masakit pa, pagkatapos ng scam, nag-pandemic. Dumating na yung oras na pinabarangay na kami dito, dalawa na ibabayad, walang income. Mas nagpatong-patong pa ang mga problemang kailangang harapin ni Rex. Masakit din, ma'am. Minsan naisip ko ng... Minsan sinisip ko pa ang Diyos eh. Kasi... That time kasi marami akong natulungan tao. At saka hindi naman siguro masamang tao. Nawalan man daw ng pag-asa, pinili pa rin magpatuloy ni Rex. Pero hindi kami sumuko ng misis ko. Atin-atin pa rin kami ng Bible study, simba kami. Siya lagi nagsasabi sa akin na huwag ka sumuko pa, labad tayo. Mas mataas ang Diyos kaysa mga masama, sabi niya. Mabuti na lang, ma'am, may kaibigan kaming mabuting tao din, tinulungan kami. Sinubukan ni Rex gawing 24 hours ang kanyang kainan. Sinabayan pa niya ito ng iba't ibang papromo. Kaya ang dating lugawan at mga lutong ulam noon, ginawa nilang breakfast buffet para mas makilala pa sila. Ang kanyang naisipang pakulo, unti-unti na rin nagbubunga. Ang net namin umaabot lang ng 35-40 kasi maraming expenses. Maraming nagsasabing lugi pero sa isip ko, 2 oras lang kasi ha. Meron namang kita siya, barya-barya lang. At least nakilala rin ako. Hindi naman naubos yung pera ko sa wallet. Dagdag pa ni Rex ang kasalukuyang narating ng kanyang negosyo. Higit pa sa pinapangarap niya. Ang dahil sa social media, saka sa mga vlogger, nakilala din ako. Ang pangarap ko talaga, simpleng kainan lang na may tolda, may mahabang upuan, ganun lang. At saka meron akong sasakyan na owner type jeep lang, ganun kasimple. Pero ang binigay ng Diyos sa akin, mas higit pa eh. Ang minsang naging pagsadsad ni Rex, naging pundasyon niya sa kanyang pagninegosyo. Minsan iniisip ko, nagkamali ba ako? Kasi hindi ako namimili ng kaibigan eh. O hindi ako namimili ng kaibigan, lahat entertain yan. Siguro lesson learned din sa akin yun na masyado ako nagtiwala. Bago ka magnegosyo, marami na lang pagsubok na dadaan sa buhay mo. Pag nalalampasan mo yan, nandyan na ang biyaya. Higpit sinturon lang, huwag maging maluwag. Hindi kami namimili ng hindi mahalagang bagay. Mas namimili kami kung anong pagkakitaan namin. Unahin muna natin yung isipin negosyo. Ano lang, sipag, tiyaga, dasal, nandyan lang lagi yan.